Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana. Gayun din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas. Halimbawa pong lapitan ko kayong dalawa dyan at sabihin kong, sister, hindi ho inyo ang upo ang iyan. Magagalit ka ho kayo sa akin? Mga minamahal, sanay tayo kahit saan. Ang upuan ay isa sa mahalagang mga bagay na karaniwang kumakabit sa kapangyarihan o katungkulan. Kapag ka ikaw ang mayor ng isang lungsod, sa iyong opisina meron kang upuan. Dito sa simbahan, ang pari may kanyang upuan. Ang mga lingkod may kanyang upuan. Kahit sa ating bahay, naku, huwag kang uupo diyan. Yan ay sa tatay. Huwag mong gagamitin iyan. Yan ay sa inay na upuan. Sa mabuting balita, pinapaulit-ulit ang upuan. Sapagkat ang upuan ay karaniwang nakakabit sa kapangyarihan o katungkulan. Ang nakakalungkot, kahit sa simbahan, akala ng iba, kanila ang upuan. Yung misa'y dumadating humiliya, may nakareserve na upuan. Bakit? Sapagkat mahalaga ang upuan at ito'y ikinakabit sa karangalan minsan ng tao. At maganda po nating pagnilayan ang tungkol sa upuan. Hindi sa upuang kahoy o sa upuang plastic, kundi yung tanong na, anong iyong kinauupuan ngayon sa iyong buhay? Ikaw ba'y nakaupo sa upuang may kasalanan? Ikaw ba'y nakaupo sa upuan ng galit? Sa upuan ng inggit? Sa upuan ng pagmamalaki? O ikaw ba'y nakaupo sa upuan ng kasiyahan? Sa upuan ng karangalan? Minsan kayo'y nakaupo sa upuan ng paghihirap sa ating ilang mga kapatid na may sakit na nakaupo sa mga wheelchair. Minsan iniisip na ito'y upuan ng paghihirap. Pero mga minamahal, bawat upuan may ituturo sa atin. At sa ating pagninilay, ang sabi ni Jesus, pilitin ninyo na ang upuan ay maging upuan ng kababaang loob. Ano mang upuan yan? Yan may upuan ng kahirapan, upuan ng kayamanan, upuan ng karangalan. Pilitin ninyong isa'y maging upuan ng kababaang loob. Sapagkat doon magmumula ang lahat ng mabubuting bagay upang sa bandang huli makarating tayo sa sadyang upuang nakalaan sa atin sa langit. Nung ako'y nagninilay kahapon sa paghahanda ng homilya, napaupo si Father. Sabi ko ay, nakakatakot nga naman. Abay, bilang pari, meron kang unti-unting binubuong upuan sa iyo. Pag sinabi ni Father sa cook, lutuin mo, are, luto si cook. Pag sabi ni Father, labhan mo ito, lalabhan ito, ay nakakatakot, sabi ko. Baka ang nabubuo kong upuan ay upuan lamang ng pagmamalaki dahil ako'y pari. Kaya aring kapirasong papel na are, ay apat na oras kong pinaghanda ang kahapon. Aba, ay ang aking sarili ang nakatutok sa ilaw eh. Father, anong upuan ang kinauupuan mo? Ay wawalong buwan pang pari, ay parang trono na ang pinauupuan ni Father eh. At bawat isa sa atin, magandang tanungin, saan ka nakaupo ngayon? Mali ang relasyon mong meron ka ngayon, maaaring nakaupo ka sa maling relasyon. Makasalanan ka ngayon, nakaupo ka sa pagiging makasalanan. Pero sabi ni Jesus, sa lahat ng upuang ito, manatiling maging mapagpakumbaba kung saan ka nakaluklok ngayon. At kapag pinag-usapan ang kapakumbabaan sa upuan, tatlong bagay. Una,
dapat daw tayo ay umuupo sa upo ang hindi nagmimithi, sa upo ang hindi nagkukunwari, at sa upo ang hindi namimili. Itong tatlong ito'y kinapapalooban ng mga pagbasa. Sabi sa aklat ni propeta Sirak sa unang pagbasa, hindi ka dapat magmithi ng bagay lampas sa iyong kakayahan. Huwag kang umupo sa upo ang ika'y magmimithi. Dapat ang upuan mo hindi nagmimithi. Anong meron ka, yun ang ipagpasalamat. Huwag tingnan kung anong wala. Bakit tayo naiinggit? Eh dahil ang tinitingnan natin yung wala. Nag-deliver ng bagong TV sa iyong kapitbahay. Naku ika, ang TV natin lumang-luma na. Dumating ang bagong rep ng iyong kaibigan. Naku, parang ang rep natin hindi na kasya para sa atin. Huwag tayong magmithi ng bagay na wala tayo. Sapagkat kapag kaganoon, parang tayo kumukuha at gusto natin ng bagay na hindi naman natin kayang kuhanin. Manatili mga minamahal, para manatili ka sa upuang mapagpakumbaba, huwag kang magmithi ng bagay na hindi mo kayang kuhanin. Bagkus, ipagpasalamat mo anong meron ka. Eh kahit galuma ang TV, masaya naman kayong nanonood lagi. Hindi ka dapat ipagpasalamat. Ikaw may nakaupo ngayon sa upuan ng paghihirap, hindi mo ba may pagpasalamat na nagkaroon ka ng lakas sa araw na ito na ikay nakarating sa pambansang Dambana? Ikay may problema, pero bakit ikay sinikatan ng araw kanina? Upo ang dapat hindi nagmimithi. Ikalawa, sabi sa sulat sa mga Hebreo, kay Jesus lamang dapat tayo lumapit nang may katotohanan sa ating puso, sapagkat ang upuan dapat hindi nagkukunwari, dapat totoo. Alam niyo pong pandemic pa ngayon, biro ninyo may nagtanong, Father, kami ka po'y pwedeng sa online pa rin sumimba? Pandemic pa naman ho eh, sa online na lang po kami sisimba, baka ho kami magkasakit, marami hong tao sa simbahan. Sabi ko, nasaan ka kahapon? Eh kahapon ho kami ho ay nag-SM MOA. Eh nung isang araw, abay kami ho nagpunta ho ng beach at dahil wala naman hong trabaho, ay tapos hindi ka sisimbat, baka magka-COVID ka. Mga upuan ng pagkukunwari, mga upuang hindi makatotohanan. Huwag sanayin ang sarili na nakakatig lagi sa chismis, nakakatig lagi sa mga marites. Dapat sa totoo at hindi dapat nagkukunwari, para tayo'y manatiling nakaupo sa upuan ng kababaang loob. Hindi nagmimithi, hindi nagkukunwari. Ikatlo, ang upuan dapat hindi namimili. Sabi ng mabuting balita, pag may pahanda ka, huwag mong imbitahan yung mga alam mong mag-iimbita rin sa iyo pagkatapos. Baka naman kayo may birthday yan mamaya, hindi nyo naimbitahan ang inyong mga kaibigan. Hindi yun ang sinasabi. Ang sinasabi, kung gagawa ka ng mabuti, huwag kang mamili ng gagawan mo ng mabuti. Dapat para sa lahat. Gusto mo mag-donate? Mag-donate para sa lahat. Hindi doon sa parang, ay makakagante sa akin. Sige, ito na lang itong bibigyan ko. Naku, ariyate yun. Aring kukumarihin kung ari ay parang makakabawi-bawi ako din sa aking gasto sa binyag. Ari na lamang ang kukunin ko. Hindi dapat namimili ang kabutihan. Dahil ang pagmamahal at kabutihan para sa lahat. Ito ang pinakamahalagang dapat natin tandaan mga minamahal. Ang Diyos sa kanyang pagkakaupo sa kahoy na krus ay hindi namili. Makasalanan ka at hindi, pinayag ang kanyang mabuhay ngayong araw na ito. Ganoon, hindi namimili ang Diyos. Matagal kang hindi nakakalapit sa kanya, hindi siya nagtatanong.
Pagsimba, kung ngayon ka lang uli sumimba, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ka tatanungin ng Diyos, bakit ngayon ka lang sumimba? Walang ganoon. Hindi namimili ang Diyos. Sapagkat lahat tayo ay kaya nilang muling yakapin at ibalik sa upo ang dapat nating kaluklukan. Ito mga minamahal ang paalaala sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Sa kung anumang upuan ka nakaluklok ngayon, yan may upuan ng karamdaman, upuan ng kahirapan, upuan ng pagsubok. Minsan nakaupo ka sa upuan ng galit o inggit, basta wag aalisin ang kababaang loob at yung pagpupumilit na muli kang makaupo sa tamang upuan. Unti-unti nating itama ang ating sarili. Unti-unti nating baguhin para tayo maging mabuti. Hindi naman po ito biglaan. Walang pagkatapos ng misang ito, ikaw na ang pinakabanal. Wala hong ganoon. Ito'y proseso. Unti-unti. Pero ang mahalaga, may pagnanais tayo na muling makabalik sa sadyang upuan. Ang upuan ng kabutihan at kababaang loob. Yun mga minamahal ang ating hihilingin sa banal na misang ito. Pagtanggap natin mamaya kay Jesus sa banal na komunyon, siyang tanging makapagbibigay sa atin ng mga tamang luklukan, ibubulong natin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso upang sa aking pang-araw-araw na buhay at mga pinagdadaanan, manatili akong nakaupo sa upuan ng kababaang loob, yung hindi nagmimithi, hindi nagkukunwari, at hindi namimili.